Hi guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ang wapo pa lang yung Kuya Reg. And gusto ko lang po mag-thank you sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video. And sa laging mga nakaabang, pag may bago tayong upload, thank you po. And yun, maraming salamat po talaga. And yun, ngayon ang topic natin. Kung gusto mong malaman kung siya na nga ba ang the one para sa'yo, ang kailangan mo lang gawin ay pakinggan kung ano yung sinasabi ng puso mo at kung ano yung nararamdaman mo. Pero kung minsan ang pakiramdam na yon ay hindi sapat at kailangan mo pang maghanap ng ibang mga signs kung itutuloy mo pa ba ang pakisamahan siya or bibitaw ka na. Pero syempre, walang sino man o kaya walang ibang makakagawa ng desisyon na yan kundi ikaw lang. Kaya hindi na natin patatagalin yan. At uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. Number 1. Binibilang mo yung mga gusto mong baguhin sa kanya. Kung napapansin mo ang sarili mo na nakafocus ka lang dun sa mga bagay na gusto mong baguhin sa kanya at hindi sa mga magagandang bagay na meron siya. Halimbawa, hindi siya kagwapuhan, hindi siya macho, hindi siya sikat, maliit ang sahod niya. Diyan ka lang nakafocus sa mga yan. Kesa doon sa mabait siya, masipag, maalaga sa'yo at loyal. At lagi mong iniisip na may ibang mas better pa dyan sa kanya. Maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi siya ang lalaking para sa'yo. Dahil kung nahanap mo na yung taong para sa'yo, kahit sino pa yan, tatanggapin mo yan ng buong buo. Hindi mo siya ikukumpara kung ano yung mga meron sa iba na wala sa kanya. Lalo na kung lagi ka pang nagre-reklamo sa mga kaibigan mo na yung jowa mo ganito, na yung jowa mo ganyan. Dahil kung siya na ang the one para sa'yo, ikaw dapat ang number one na nag-cheer at susuporta sa kanya. Hindi yung ikaw yung nangunguna na nagda-down sa kanya. Pangalawa, hindi ka na naaakit sa kanya. Marami ang hindi pabor dito sa sasabihin ko sa number 2. Pero magpakatotoo tayo. Maraming dahilan kaya naghihiwalay ang magjowa. Pero ano ba ang isang rason bakit nagloloko ang isang tao sa relasyon nila? Dahil sa ligaya sa kama, 'di ba? Dahil hindi na naaakit sa partner nila. Kaya sa iba nila hinahanap, malaking parte ang S sa relasyon nyo. Hindi ko pwedeng sabihin dahil magagal sa YouTube, basta S, alam nyo na yon. Malaking parte ang S sa relasyon. Kaya kung wala kayong chemistry sa kama, hindi siya ang pangmatagalan na partner mo. Oo, pagtagal, pag matanda na kayo, hindi na mahalaga yan. At mas mahalaga na kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. Pero paano kung nasa 20s, 30s o kaya 40s pa lang kayo? Tingin mo sapat na yung sabihin mo lang na mahal siya? Ewan ko lang, 'di ba? Number 3. Mas madalas kang makaramdam ng lungkot kaysa masaya ka. Ang relasyon ay hindi parang party lang. Napupunta ka tapos magsasaya. Matrabaho yan. Marami kang pagdadaanan. Minsan may tagumpay at minsan may kabiguan. Kaya kailangan yung gumalaw at mag-effort para mag-work ang relasyon nyo. Pero kung mas kakaunti yung saya na nararamdaman mo kaysa sa hindi ka masaya sa relasyon nyo, hindi na maganda yan. Dahil kaya mo bang tiisin ang sarili mo na habang buhay na nasasaktan, lalo na kung hindi siya nagbabago at hinahayaan ka lang na ganyan. Yung lagi kayong nag-aaway, lagi kayong hindi nagkakaintindihan, at madalas dumadating sa punto na parang nagsasawa ka na, sign na yan na hindi siya ang lalaking para sa'yo. Debale na lang kung hindi mo mahal ang sarili mo, dahil mas mahal mo siya, kaya magtitiis at mag-i-stay ka pa rin sa kanya. Diba? Pang-apat, hindi mo mailabas ang totoong ikaw. Ang mga babae emosyonal, masiyahin,
At minsan parang batang nagtatatalon pag masaya sila. Tapos pagkalipas lang ng ilang minuto o kaya ilang oras, ayan, tinutopak na, umiiyak, nagpapabebe, at kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa na hindi maintindihan ng lalaki pag hindi siya masaya. Parang mga baliw lang, di ba? Pero normal lang yan. Ganyan talaga ang mga babae. Kaya kung nakahanap na kayo ng lalaki na naiintindihan ang topak nyo, huwag nyo nang pakawalan yan. Kaya dapat komportable kayong ipakita ang totoong kayo sa harap ng taong mahal nyo. Hindi yung kailangan nyo pang maging iba pag nasa harap nyo siya dahil alam nyong magagalit siya, pupunahin ka, at huhusgahan ka niya pag nagpakatotoo ka sa kanya. Hindi yung sasabihin mo na gusto mo ang isang bagay pero hindi mo naman talaga gusto para hindi lang kayo mag-away. Pag ganyan siya, hindi siya ang lalaking para sa'yo. Number 5, hindi siya nakikinig. Kung may mga hindi kayo pagkakaintindihan at kailangan niyong mag-usap, oo, nakatingin siya sa mga mata mo at nakikinig siya sa saloobin mo. Pero ang problema, kinakalimutan din niya ang lahat ng sinasabi mo. Hindi sa hindi niya ito binibigyan ng pansin, kundi wala lang talaga siyang pakialam sa opinion mo. Kaya hindi niya ito tinatandaan. Hindi niya pinapakinggan kung ano yung mga gusto at kailangan mo. Dahil kung siya ang tamang lalaki para sa'yo, bibigyan niya ng halaga at isa sa puso niya ang bawat salita na lumalabas dyan sa bibig mo. Pang-anim. And bago kumpisan guys, pakilike naman po yung video dahil malaking tulong po yan sa channel natin. Thank you po. And yun, pang-anim. Hindi mo ramdam na siya na. Kung nakikipag-date ka ngayon sa lalaking gustong-gusto mo, pero parang hindi mo nararamdaman na hindi siya ang the one, alam mo yun, maraming ganun eh. Basta mahirap explain, pero maraming nakakaramdam ng ganyan. At mag-comment ka sa baba kung isa ka doon. Kung ganyan ang nararamdaman mo, malamang hindi siya ang soulmate mo kahit na nagde-date na kayo. Dahil kung soulmate mo siya, kahit walang lumalabas na mga puso dyan sa mga mata mo pag nakikita mo siya, meron kang mararamdaman na kakaiba, yung hindi mo ma-explain, yung parang may isang bagay na meron sa kanya na wala sa iba. At gaya nga ng sabi ko, walang ibang magdidesisyon yan kung mag-stay ba kayo o hindi na, kundi ikaw lang. Shoutout kina Janice, Celestine, Joanne and Hazel dyan sa Abu Dhabi, and kay Andri po from Jeddah, Mira Flora Galaus, Ashley Vlogs from Saudi, Norma Manabat from Saudi, Darwisa Wahid from Abu Dhabi, Asleya Anongkar, Dadang Ibnil from Oman, Leon G. Calipano from Malaysia, Jovelyn De La Peña, Marivit Biado, Jinkai MJ Tagaro from Hong Kong. So yun. Thank you po sa lahat ng subscribers ko. I love you all. Salamat sa walang sawang panonood. And yun. Sana happy tayo lahat. Ingat. God bless. Peace and goodbye.